Intutuking programa Mitoringan yang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Then, abayan niyo ko makikonek at makipagkwentuhan karing bisita sa tamong pandangal. Nanuman ng kekong gagawan, tara, manalbe tamo kening pisa sabian. Ako po, Ibeni Ginto, inke kayong kaluguran. At ngayon po, masayang-masaya tayo dahil ang pag-uusapan natin ay masyadong controversial, no? Ha? Ito po yung sinasabi nilang sustento o asunto. Yan po. At nagumbida po tayong mga guests natin sa DSWD at siyempre sa PAW, no? Parang yung press con na ginawa ni Secretary Tulfo noon. At sa side po ng DSWD, kinubida po natin ang Social Welfare Officer 4, ang Head of Community-Based Services Section. Yung po, si Madam Presentacion de Pinaro. Magandang umaga po, Sir Benny, and of course sa lahat ng televiewers ng GNN Connect. Magandang umaga po. At siyempre, ang suki natin sa panig ng Public Attorney's Office, siyempre, ang ating kaibigan, District Attorney Socrates Padua. Thank you, Sir Benny. It's nice to be back. And hello po sa lahat ng viewers po natin sa GNN Connect. Ilang buwan din po akong hindi nakadalo ulit po sa programa ng GNN. And I'm very happy for the invitation to give our advice po tungkol sa isang napapanahon pong topic. Ma'am, ano po ang ginagawa ng isang social welfare officer, lalo na sa community-based services? Marami po nakatalagang programa po sa amin. Nakaatang po especially on court-related cases, special concerns. And yun nga pong for discussion po for today on sa child support, bali, in demand po siya ngayon. And trending po issues that we are receiving from sa email po and also our referrals from our partner agencies. Ma'am, mula po nung mapanood nila sa television at sa social media, itong usapin na ito, marami na po bang pumupunta sa inyo sa opisina? Actually, marami po yung walk-in at same time yung email. Sila na po mismo nag-i-email sa amin para isang goodie po yung kanilang mga problema po. Attorney, siguro bago naman yung ginawang press con ni Secretary at saka yung sa PAW, meron ng mga laws dito, no? Meron na existing mga batas. Yes, Sir Benny, alam nyo po, bago pa po nag-trending yung press con, yung pagdagsa ng comments sa social media, trending na po sa PAW talaga ang services po namin sa pagtulong po sa pagbibigay ng support. Sa personal experience namin sa district office namin sa San Fernando, siguro po at any given day, kalahati po niyan ng kasong po mapasok, walk-in is asking for support. So, ganun po kalawak yung problema ng hindi pagbibigay ng suporta. At kaya naman po, meron po tayong mga batas, specifically po RA 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Their Children na nagbibigay po ng karagdagan ngipin para po mapagbigyan po ang ating mga ina na nanghihingi po ng suporta. Since yung pong 9262 po natin, it's more nagbibigay po ito ng criminal na sanctions or penalty, kulong, sa mga umaabuso po sa hindi pagbibigay ng suporta. Okay, Madam naman, ano po ang ginagawa ng DSWD pagka po merong pumupunta sa inyo, nagpapatulong, na sinasabi yung problema nila na ganito, ganyan? Actually po, ang procedure po sa office namin, of course, is kumuha muna po ng mga information, basic information po about the our walk-in clients and of course, kung ano po yung problema. And syempre po, part po doon is ano po yung ginawa nila muna po on their part para ho, hindi ho rin madoble yung aming mga ipipresent po sa kanila. Kasi our role is to present options on what, kung saan pong pwedeng, anong pwedeng gawin nila base po sa kanilang problema. No? So, ini-interview muna ninyo yung
pumupunta sa inyo, yung bumibisita sa inyo. Yes, tapos sir, dino-document po ninyo yan. Yes, sir. And then after gathering informations, and then kung saan po yung concern na probinsya po na dinudulog po yung kanilang problema, then we write po. Sumusulat po kami sa aming mga sa DSWD namin na naka-assign po sa bawat probinsya po to coordinate with the local government unit o yung ating local social welfare and development offices po on the concern ng mga clients po. Paano po makakarating ngayon yung problema sa Office of the Public Affairs Attorney? Usually po, pagka ho, kasi ang role po ng DSWD, kung pwede hong pagharapin muna sila, pwede po kasi on our end, but for child support, usually po nasa barangay level po yan. So, kailangan po isangguni rin po sa lokal na pamahalan sa barangay po, no, or punong pangbarangay, para dun po magharap po sila at magkausap, kasi nga po, ang sa amin is more on sa magka-come up ng agreement, because ito po ay tugon, base po sa welfare po ng bata. So, yun po, kailangan matugunan po yan yung mga pangailangan po ng mga bata. Pag natapos doon, i-refer naman ninyo? Pagka po, wala pong nangyaring kasunduan po. Then, second level po kasi is we refer for Public Assistance Office po. Attorney, ano para yung gagawin mo pag nasa yun na yung problema? Okay po. Usually po kasi kung karaniwan po sa day-to-day activities namin sa opisina, wala pong munang intervention ng DSWD. Madalas po dumediretso na sila sa amin or nanggaling na po sila sa barangay. Very rare po. Siguro po ngayon, magkakaroon ng mas maraming referral from DSWD dahil nga po sa directive ng ating secretary. Pero on a day-to-day basis, pag may dumarating po sa aming opisina, for support, pareho po kami ng mechanism ng DSWD. Ang gusto po namin is not to file any case muna. Mediation, pag-ayusin po namin kung kaya sa support, pwede po namin sulatan. Pero may instances po kasi na kailangan din po namin ng tulong ng DSWD. Especially po kung yun po talagang magulang, yung nanay, ay wala na po talaga ding pang-suporta. Nire-refer din po namin kasabay po ng assistance po namin na legal. So, ang talaga pong mandato namin is huwag na muna nating paabutin sa korte, susulatan mo namin yung concerned na father na hindi nag-support para din po may due process, baka po may dahilan. So, hindi naman po ibig sabihin na hindi nagsusuporta, wala na pong dahilan. Kasi maaari nga pong may matinding dahilan kung bakit po walang support. Hindi siya makapagbigay ng support. Okay. Ano? Sa DSWD po, dati pa marami na talaga pumupunta sa inyo at umihingi ng tulong dito sa tungkol dito sa mga problema ganito, ma'am? Actually po, marami na din pong cases kahit na nasa Bataan pa po ako. Hindi pa po ako nalipat sa region. Marami po mga cases. So, ang role po namin is pagharapin sila. So, we invite both parties po. Although, kailangan po ng assessment ng bawat party para ho, pag nagharap po sila, hindi ho magiging bias yung assessment po ng social worker. And then from there, ang usually yung ginagawa ko po, on my experience, after gathering information po sa both parties concerned, or both parent concerns po, pinagharap po namin, of course, may exchange papers po sila eh, parang sa marriage counseling, ano po yung nakita nilang maganda, and then yung sa mga hindi maganda na nagustuhan sa bawat party po, ano yung pwedeng gawin. And then when it comes to sa concern po ng father, yun po, nagkaka-come up po ng written agreement po, pagdating sa support, and then sa education, lahat po yun eh, basic education and other needs po ng children. And then, regarding po sa visitation, for those for illegitimate children, meron po mga cases na ganun, visitation rights po ng father para po maayos po yung makakonect din po. Kasi kailangan po maka-access yung bata, both kanyang parents po. Yan po yun. So, doon pa lang gagawa na sila ng agreement, no? Pero, kuminsan, yung agreement ay hindi nagagawa. Anong gagawin nyo doon? Yung ginawa ko po kasi nga ho, pagdating po kasi sa court case, on my experience again, hindi ho nire-recognize pagka ho, yung doon sa barangay lang. So, ako po, pinapanotaryo na po, no, of course, in coordination with the PNB, with the PAO or sa IBP po. And then, yun po yung magiging basis nila na once na hindi ho nila masunod yung kanilang agreement, then they can file now for a legal action po.
So, ipapile na ngayon. Kay attorney. Anong gagawin naman ni attorney? Doon po sa sinabi ni ma'am na meron na po tayong agreement kung how much is the support, how often, pati yung visitation rights. Kapag meron na po kasi yung agreement na yun, usually ang gagawin po namin, papatawag pa rin po namin. As much as possible, ayaw po namin dalhin yung concern sa korte kasi hindi po makakatulong kahit po sa bata eh. Tapos, kung ayaw pa rin pong mag support base, ayaw pa rin pong sundin yun, two options po kami parate. And the first option is, dahil mas may pangil po yung criminal case, ang unang option namin parate is to file na po yung economic abuse case, violation po ng RA 9262. Ito po yung may kulong. Tapos po, ang susunod po doon, pwede rin po namin sabay na i-file ang case po for support sa korte din po. Para lang po ma-recognize yung kanilang agreement. Kasi wala na po kami masyadong problemahin na ipoprove na may capacity siya. Kasi po may agreement. May agreement na eh, no? Parang compromise yun eh, Tori. Yes po. Madali na lang po yun na may capacity. Ang problema po kasi talaga po sa pagfa-file ng ating mga kaso ng 9262 for economic abuse is to prove the capacity to pay. Minsan po, ang hirap po dahil sa data privacy, hindi po namin makuha yung kontrata nung tatay. Yung minsan po nasa abroad, ganun din po hindi namin makuha. So medyo nahihirapan po dun sa aspeto. Nabanggit mo, attorney, may criminal case at saka civil ito, no? Ano yung parusa sa criminal case? Hindi ko po alam yung specific na range po ng period, pero ang alam ko po, medyo may kababaan, pwede po yata sa lalampas ng 6 na taon yung kulong kapag economic abuse po. So, medyo hindi po ganun mataas. Kasi mas mataas po ang penalty pag yung sasaktan. Oh. Pero meron pa rin pong kulong yun. Oo, oh, pero kakabahan na rin yung one. Yeah. Kakabahan na rin po, pero meron pong sanay. yun namang sa civil side, paano yun? Sa civil side po kasi, ang pwede pong gawin doon is pagka napatunayan po natin na may capacity siya to support at meron po silang agreement, ipapa-execute po natin yan. Hahanap po tayo ng property o kaya naman bank account para po establish yung financial capability. Kaya lang po siguro ang mahirap po, ano ko po yan eh. Hindi po siya kasi mismong makukulong doon sa hindi niya pagbibigay ng suporta. May iba pa pong may iba pa pong tinitingnan like the Supreme Court, paiba po yung interpretation niya sa hindi pagbibigay ng support. Mahirap din pala, no? Medyo po, pero kaya na. Pero at least, di ba? Merong gipin yung one. Meron lang po ngayon yung bagong labas na decision ng Supreme Court. Ito lang po yatang June. Patungkol po sa paano po ang magiging liability nang hindi nagbibigay ng suporta. So, ang dito po sa huling decision ng Supreme Court, very specific po ang Supreme Court na ang sinabi, pwede mo lang siyang i-find guilty for violation ng RA 9262 for economic abuse or hindi pagbibigay ng suporta na krimen kung intention po niya at deliberate na hindi siya nagbibigay ng suporta para po makontrol niya yung asawa at mga anak na gawin yung gusto niya. Kaya naman po, kapag hindi siya nakakapagbigay ng suporta dahil wala siyang trabaho, wala po siyang criminal liability hanggang civil lamang po. So, yun po yung medyo, I think, marami pong women's group and other groups po ng lawyers na medyo nang hinayang po doon sa statement na ginawa ng Supreme Court sa kasong yun. Pero attorney, mamaya, pagbalik natin, nabanggit mo kasi yung economic abuse, paki-elaborate lang natin para maintindihan ng ating mga viewers kung ano ba ang ibig sabihin itong economic abuse. Huwag po kayong aalis, babalik pa ang GNN Connect! We're gonna make it great, let's make every day a great, great day. Each day great, yeah, we're gonna make it fresh. We make it fresh. We're gonna make it tasty great. We make it tasty great. Hot
Babalik po ang ating programang GNN Connect. At kanina po, attorney, meron tayong nakabiti na question, ano? Yung tungkol sa economic abuse. Paki-elaborate po, attorney. Okay po. Sa RA 9260 po, 9262, isa po sa mga abuses na pwede pong gawin ng isang magulang, specifically po yung lalaking magulang po, ano, ay ang hindi po pagbibigay ng suporta na pinansyal para po sa anak at sa asawa na rin po. Ano. Ngunit, sabi ko nga po kanina, ang batas po is very specific at sabi na rin po ng Supreme Court na dapat po ito ay intention niya po talagang hindi magbigay. So, kung hindi po niya maibigay dahil may dahilan, sabihin po natin wala siyang trabaho, na apektuhan ng pandemya, nagkasakit, so, hindi naman po din natin pwede silang kasuhan ng economic abuse kasi hindi naman po niya ginusto na gawin. Ngayon, pero, yung obligasyon po na yon remains or stays po doon. So, may escape po niya yung criminal liability. Pero meron din po kasi, kailangan lamang po, para lang po mapakulong natin yung magulang na yon na hindi nagbibigay ng financial support, ipakita po natin na number one, may capacity. Pangalawa po is, despite na capacity na magbigay po ng suporta, ay hindi po niya binibigay yon deliberately, intentional, para lamang po makontrol yung buhay at mapagawa sa asawa o sa anak ang gusto. So, power tripping po yun. Gagamitin po yung kapasidad niya yung pera para po kontrolin yung mga anak niya o kaya po yung kanyang asawa. Which is very sad in reality kung ganun po ang nangyayari. Ah, sa ating mga viewers, ito pong pinag-uusapan natin ngayon. No? Tungkol po sa paghihiwalay ito ng mag-asawa at hindi pagbibigay ng sustento ng lalaki dun sa anak niya kung may anak siya. So, attorney, hindi lang pala yung sustento dun sa anak, pati yung asawa, yes, babae. May karapatan po for support. Kasi, pero kailangan po nating intindihin na mutual aid and support po kasi yung nasa family code natin. Ang obligasyon po ng pagsustento at pagsuporta sa babae, sa asawang babae at sa asawang lalaki. So kung sino po sa kanila ang may kapasidad, syempre po, doon po natin titignan yung kakayahang magsuporta. So kung yung lalaki po, wala rin po, pwede rin po siyang humingi ng suporta sa babae. So hindi po natin tinitignan yung RA 9262, although kung titignan po natin violence against women and their children, very specific po na for violations ng law na yun against the wife and her children, yung batas po natin in general, the family code says na each of the spouse will mutually aid and support each other. So kung meron naman po na kakayahan yung babae to support, ayun po, kailangan din naman po niya supportahan. Magsuporta naman yung babae dun sa lalaki. Pero meron pa rin po mga requirements yun. Medyo mas matindi rin po kasi. Mas masalimuot ang mga requirements. Culturally po kasi ang sa atin, ang lalaki ang sumusuporta. Very seldom na yung babae. But there are instances na ganun po. Compliment. Pero kasi, ang obligasyon po na supportahan ka, dapat din po, hindi ka umalis sa inyong family home. Kung saan kayo nakatira bilang isang pamilya. So, minsan po kasi, may mga kagaya po niyang yung humihingi ng suporta yung isang nanay, pero inabandon po niya yung asawa. At wala po dahilan. Yung babae ang umalis. Tapos, she's asking for support. Siyempre, umalis ka po sa poder ng pamilya. Wala po. Pero, kung ang dahilan po niya is violence, ayan po. Binubugbog. Siyempre po yun, hindi naman po dahilan that she will have to stay there just to get the support. Yun, exemption. The same way po na ganun din po yung sa lalaki. Kung umalis din po siya sa family home para magbabae, para hindi po siya pwede mong hindi na support. Okay. Papunta naman tayo sa DSWD, ma'am. Yung pumupunta naman sa inyo na humihingi ng tulong, usually, ano po yung problema nila? Katulad po ng sinabi ni attorney,
yung mga umaalis lang sa bahay pero walang buwan. Ano po yung specific na tulong na hinihingi sa inyo? Ang mostly na cases po namin ay yung absence nga po ng isang parent, no? Especially ang sa ngayon po kasi mas marami na sa abroad po eh, yung mga humingi ng tulong. Kaya lang nagiging problema po namin is wala silang specific address nung other parent na hinihinga nilang support. Though we have our social welfare attachés, there are countries na meron kami social welfare attachés na kung saan marami mga Pilipinos ang mga nagtatrabaho. So we connect directly with our social welfare attaché, of course, to our central office. And yung iba naman po kasing cases, of course, ikonoconnect na nga po namin sa aming local government unit, no, to our DSWD Provincial Extension Office para magharap din po doon, no. So ang end po namin is more on sa referral, no. But there are instances na parang we provide psychosocial support dahil hindi na po kaya nung clients. Of course, kailangan mapakalmanti po din namin yung actually victim to eh, victim survivor po ang tawag namin because domestic violence is always considered a gender-based violence po sa amin. So, kailangan maayos po muna siya para ho pag nakipagharap po dun sa party concern or usually kasi nga ho sa in-laws dahil nga yung mga nasa OFs na naiiwan sa mga in-laws. So, minsan, pag naghaharap po kami sa barangay, ako ko, in-emphasize ko po doon na ito po ay usaping mag-asawa, hindi po sa in-law. So, kailangan, kung kailangan umuwi ng party, pinauuwi po namin. So, in my experience again, na napapauwi po yung, kasi hindi rin po pwede pa nag-file sa court po, ay yung parang meron lang pong authorization or yung SPA. So, since usaping pang pamilya po to, kailangan po yung party concern talaga kung sila po ang dapat mag-file. Ganun po yun. Attorney, meron tayong mga messages sa mga viewers natin, ano? Siguro babasahin ko at magbigay ka ng kung ano yung pwede mong ibigay na para sa kanila. Sabi ni Ekim Flores, bakit ka magbibigay ng sustento sa bata kung pinagkakait naman sa tatay yung bata? Sige po, dapat may batas din para dyan. Unfair naman po ata yun. Pinagkakait po yung custody. Bakit daw siya magbibigay ng sustento kung pinagkakait naman yung bata sa father? Tama din naman po yung kanyang yung sentimiento niya. Naiintindihan ko po kung saan siya nanggagaling. Pero hindi po kasi dahilan yung hindi pinapakita sa iyo tapos hindi ka na magbibigay ng sustento. Sustento kasi anak mo po yan eh. Kahit saan man yan madala, yung right ng bata to be taken care of, nandun pa rin po yan. Pero kung talaga po siyang may masigasig na sinasabing hindi niya nakikita yung anak niya, pwede po siyang mag-file ng case para po for visitation. Depende po kung saan siya, sa anong status po nila bilang magulang. Kung yung bata naman po kasi ay illegitimate child, syempre yun pong custody and pagpaparental authority nasa nanay po yan eh. So, visitation rights lamang po yung sa tatay. Pero kung kasal po sila, may karapatan po siya to have co-parenting po dapat yan. Dapat sabay po nilang pinapalaki yung bata. Yun lang po yung medyo mahirap kapag hindi po nag-a-agree yung parents kung tsaka ginagawa pong ping-pong yung bata. Di ba kapag weekend sa akin ka po. Parang object. Pati oras. Tapos alam niyo po, laging may flashpoints, may conflict. Lumalaki. Imbis po na ano. So, yun po medyo mahirap. Pero tama din naman po siya in a sense na dapat nga i-assert niya yung kanyang pagiging magulang at hingin yung kahit visitation rights na po. Tapos gusto ko lang po dagdagan yung sinabi ni ma'am kanina tungkol sa mga OFWs na may problema po tayo sa support. Hindi porke po nasa abroad yung hindi nagbibigay ng suporta, hindi po natin pwedeng kasuhan. Meron din pong decision ng Supreme Court, yung AAA versus BBB. Kasi ginawa pong confidential yung kaso. Na yun pong violation po natin ng RA 9262, ganyan po, hindi pagbibigay ng suporta. Or kahit po yung psychological abuse. Ano po, lalo na po yung psychological abuse. Kunwari po, nandun siya sa abroad tapos may kinakarelasyon siya. So, syempre, iba po yung epekto sa asawa. Pwede pong kasuhan natin dito sa Pilipinas kahit po nandoon. Kasi yung epekto naman po ay nandirito. So, yun po ang sabi ng Supreme Court. So, kahit po
na ka-base sa abroad, pwede po natin kasuhan. Ang problema lang po natin parati is, syempre, hindi makukuha ng ating patas yung mga warrant of arrest. Hanggat nandun. So, ang gagawin, hindi na lang sa UAE. Pag-umuwi na lang. O magtatago siya, ganun din lang. Yung kaya ibang... importante po sabi ni ma'am that it is referred to the proper embassy or yung pong ating mga attaches or mga consular offices. Sila po ngayon ang mag-remind. Ito naman po ang isa pang problema nito ni Monique Sulit, ano? Paano po kung walang trabaho yung tatay? Tapos yung nanay, imbis na magtrabaho po, eh aasa na lang sa sustento kasi lalakas ang loob nila dahil sa batas na yan. Both parents po dapat nagsusuporta sa bata, hindi lang yung nanay o hindi lang yung tatay. Actually po, dapat po talaga pag-usapan ho nila yung ano ho yung magiging role nila. Sa PD603 o yung ating Child and Youth Welfare Code, meron po nakalagay po doon duties and responsibilities ng magulang and of course yung kanilang liabilities as parents din po sa mga bata. So sa concern po niyan, kung may, again, daanin sa pag-uusap, bakit ho hindi magtrabaho yung father? Kasi ang ating nature po kasi sa atin talaga din sa Pilipinas ay yung lalaki. So, ang role ng women is to complement po or to augment yung income po na pinagkakitaan. So, ngayon po, ang battle po niyan, dahil nga po kung pinipilit ng father na hindi kaya. Kasi mayroon ko isang session na speaking engagement po nakatudito, na according sa PAW, na po pwede rin po na gumawa ng paraan yung father. So, pwede pong sa relatives o sa pamilya po sa father, pwede pong tulungan din po para matulungan po yung support po para sa bata. Yun po yung isang na-recall ko na based on our engagement po with our PAW partners po doon sa health. Maaari po bang siguro po since I think kung di ako nagkakamali, it's maaaring humingi po doon sa parents nung apo, pwede. To ask for support. Pero medyo mahirap din po gawin niyo. Sabi naman ni Chris Brillante Kudya, paano naman po kami single father? Naiwan sa amin ang anak? Wala ba sa batas na magsustento din ang mother? Nasa batas po yan. Gaya po ng sabi ko, nasa family code po na ang parental authority at ang mga obligasyon po bilang magulang ay shared or pareho po ninyo. Bantay po yan. Kaya lang po kasi sa kultura nga po natin, lalaki ang kumikita ng pera. At ang share ng nanay ay yung pag-aalaga ng bata at pag-keep ng household, pag-aayos ng household. Yun po yung usual setup natin. Pero syempre, medyo modern na po yung konsepto natin ng pamilya. Merong two-income household, babae at lalaki, meron pong income. So in the sense, hindi naman po, inoobliga po kayo ng batas na suportahan yung pamilya. Eh, paano po talaga kung hindi naman po din kayo, wala din pong capacity ang isang ina to earn income at kailangan niya pong alagaan yung pamilya. Hindi rin naman po natin mauobliga na piliin, na pipiliin niya na magtrabaho, iiwan yung bata. Pero yung pong share niya doon sa pagpapalaki at share niya po sa pamilya, yun pong kanyang pag-aalaga sa mga bata. That is support enough, sustento na po enough yun. Pero kung kunwari may profession po siya at talagang meron po siyang trabaho din at hindi siya nagbibigay, yun po talaga yung problematic. So, syempre, pwede po i-demand nung lalaki na mag-share siya doon sa gastusin sa bahay. Kasi nga po, gitna po yan 50-50 yung obligasyon. So, maliwanag po yun. Ano? Hindi lang lalaki ang pwedeng magbigay ng sustento, pati rin yung babae. Kumporme na lang. Kung meron pong trabaho, pero kung wala po talaga, ang bigay niya po sustento or support, yun pong pag-aalaga. So, meron pang tanong dito. Sabi niya, pwede pong maghabol ng sustento kahit yung anak ay 18 years old na? Pero hindi siya nagbigay ng sustento before. Wala po kasing arrears ang sustento. Hindi accumulated, ano? Hindi po kagaya ng tubig at kurente. Kaya na may arrears ka, tapos kailangan mong bayaran. Kasi po, natapos na yung support, parang nabuhay ka, ganyan. So, wala na pong kailangan balikan. Pero kung, let us say po, no, na ang parental support po kasi hanggang sa batas din po natin sa family code,
dapat po sinusuportahan ng magulang hanggang makatapos po ng kolehiyo yung kanilang mga capacity. Anak. I think tayo lang po yata yung bansa na gano'n. We put premium to education. Kasi sa ibang bansa po, when you reach 18, you're kicked out of the house. Sa atin, nakalagay sa batas kasi hanggang 18. So, ay hanggang makatapos ng college. Usually, you're 21 or 22. Pwede pa rin naman pong humingi ng suporta for that. Pero syempre, again, kung hindi po kaya or ano, or hindi na po natin mahanap yung magulang, mahirapan po tayo. Ito, maganda rin na ito, no? Yung mga bata, nasa lola. No? Nasa pangalaga ng lola. Yung father daw nasa Pakistan at may pamilya na rin doon. Yung mother naman ng mga bata ay nasa Malaysia. At hindi sila nagbibigay ng pareho. Pahirapan daw kung magbigay man yan. Ano ang magiging anong gagawin ng lola o lolo? Wag naman po sana umabot na i-surrender na si DSW. Oh. Terminate yung parental authority. Kayo po, ma'am. May case po kami at present na ganyan. Yung father and mother? Ako po. Yung abandon po and neglect. Si kung deliberately done na talagang pinabayaan na nila yung mga yung kanilang mga anak. It's also considered child abuse po yan sa both parents. Kaya usually ho, at nakita rin na, kasi sa amin po si we assess kung sino po sa both parents po, kung sino hong mas pwede magstay po yung mga bata. So, assessment po sa amin is very critical. So, since meron na pong, kailangan establish ko pa ako, sino hong grandparents, is it the maternal or the paternal side po na iwan yung bata? So, i-establish pa ho namin yan. So, usually nga po, di ba sa maternal side po ang next in parental authority po ng children. So, kung both parents, ang ginagawa po namin, coordinate again, dahil meron na po tayong a Department of Migrant Workers po ngayon. So, we have to coordinate with the different consular offices sa Pakistan para ho ma-assess po yung bakit po nangyaring ganon. Kaya po sa ngayon nga, I am suggesting nga, sa pre-marriage counseling, dapat ma-establish na nga po yan. Eh. Di ba? Before, meron yung sa prenuptial na paano ba yung magiging arrangement doon sa mga bata. Pwede po natin, kung i-assist po natin sa office, pwede po natin direktang sulatan yung mga magulang patungkol po doon para iwasan po muna natin, syempre, kung napakulong po natin, lalong-lalong suporta. Pero, just to remind them po, pero if not, if it comes na ganun po, at alam naman nila na obligasyon nila yon, may kakayaan po silang gawin yon. Mahirap man pong isipin, pero mas malamang po kailangan pong kasuhan ng criminal case. I think that would affect, pupunta po siya sa neglect and then pupunta po siyang child abuse. Talagang imagine mo po, parehong magulang kasuhan nun. I mean, okay, wala na tayong oras kasi hingi na lang ako sa inyo ng mensahe para sa ating mga kababayan at mga viewers po. Okay, sa mga magulang po na nakikinig o nanonood po sa programa ngayon ang GNN Connect, importante po na mapag-usapang maigi yung welfare po ng bata kasi sila po yung kawawa eh. Kami ho, hindi po kami against po sa dahil matatanda na or of legal age na po yung mga magulang, but tingnan po natin yung impact po kasi sa bata ay mahirap pong ma-determine po yan. Kaya nga po, usually, sa psychological abuse pa para sa mga bata, no? Nire-refer po namin yan para ma-evaluate din po kung ano ba yung impact nung pagka naghiwalay ang magulang at bakit hindi nagsusuporta ang isang magulang. So, mahirap po eh. Sa amin sa DSWD, we assess po talaga kung saan ho nanggagaling po yung problema. So, importante ho, mapaayos, both parents have their duties and responsibilities at meron din po kayong mga liabilities, lalo po sa mga kapakanan ng inyong mga anak. Thank you po. Attorney? Para naman po sa mga magkakaroon ng problema tungkol sa sustento or sa support po natin, open po ang ating mga offices ng Public Attorney's Office, Monday to Friday, 8 to 5 p.m. po para kayo ay mapagsilbihan. In instances po na ganito, ang 9 to 6 to cases, hindi na po namin tinitignan yung capacity nila.
Kahit mayaman po yan, basta 9 to 6 to case po. Dahil nasa batas po natin, nabibigyan po sila ng lawyer para po maprotektahan sila. So, ito po yung instance na regardless po of your economic status. Kasi kahit po mayaman or may kakayanang mas nakakaangat sa buhay, pwede po maging biktima ng mga abuses under RA 9262. Hindi lamang po economic abuse, pwede po yung physical abuse, psychological abuse. Yun po. Tapos, pwede rin pong makatulong ang Integrated Bar of the Philippines, Pampanga chapter, and the other different chapters po sa atin dito sa Philippines para po makatulong din po para po ma-prosecute o kaya magawan po ng ibang pamamaraan na legal yung mga problema po patungkol po sa support. Si Attorney Sok po, siya pa rin ang presidente ng IBP Pampanga chapter, no? Attorney. Yes, so, Sir Benny, ako on my last 6 months of my term. Bilang president. Yes po. And, so next year may election na naman kayo. Meron po tayong election by February and my term ends on March 31 of 2023. So, baka meron kang gustong gigrit? Binabati ko po lahat ng ating mga magigiting na public attorneys ng PAO San Fernando, Pampanga at ang staff po namin din na kasing sipag po nila. Kasama na rin po ang members ng IBP Pampanga chapter at ang aking officers po ng for term 2021 to 2023. Yun lamang po siguro ang aking pagbati. Hindi ko alam po pa makikita ng aking mga magulang ito. Makikita sa Facebook yan. Hello po, Mami Josie and Daddy Doming. Yan, kagagaling lang po natin dyan. Ma'am, kayo naman bumate. Baka... Of course, binabati ko po yung ang aming bago po kasi ang aming regional director with Director Jonathan Girain. Dati po galing sa Department of Transportation. And of course, our Assistant Regional Director for Operation, Director Venus Rebuldela, and of course, our Assistant Regional Director for Administration, Director Maribel Blanco. And of course, sa kapamilya namin, sa kagawaran ng DSWT, and sa aming mga partners na Local Social Welfare Development Offices, not only for Region 3, but buong sa Pilipinas po. Bayo tapo mi kawakwani pasalamatan nila dening kay katamong kayabe king oso suporta kay kay katamong programa ne po ing Pichahat SM City Pampanga Miss Jack Sunga and Sir Norman Policarpio, Doktora Elizabeth Ocampo Canlas of Angelina's Optical, Sir Andy Ramos for our backdrop. Dagala salamat king dinake yung panahon kaniting programa. Kaya kami pong kapagnasan na may kakabaluan kayo kin pisabian kaniting kaurasan. Angga po kayo tutuking pami katagon, may katingitang pasibayo, kaya nimo king GNN Connect!